Itong isyo ng ABS-CBN, mainit-init pa. And tulad ho ng kape, hindi ko agad maiinom-inom dahil mainit pa, umuusok pa rin ho to, ay lalamig din yan. Ngayon, posibleng tatagal pa ho ng isang linggo higit pa itong issue na ho to ng ABS-CBN. And kaya ho natin pinag-uusapan kasi marami ho nagtatanong dito, ano? Ano pa bang pwedeng gawin kung gagawin ho ng pamunuan ho ng ABS? Ito hong bagay na kung saan sila ho'y wala sa ere, walang prangkisa, pwede hong gumawa. Ito ho'y mga hakbang na pwedeng gawin. Pwede ho silang gumawa ng legal na hakbang ang mga supporter ho ng ABS-CBN. Pwede ho nilang iakyat sa Korte Suprema sa pamamagitan ho ng People's Initiative. Ito yung pagkalap ho ng 6 na milyong signature. Ito ho'y 10% man lang ng voting population. At pagkatapos, yan ho'y pwedeng isampa sa Korte Suprema na pwede magkaroon ng referendum sa susunod na eleksyon. Abay, hindi ho talaga tayo maubusan ng mga magagaling ang kanilang mga legal minds or iba naman malilikot na matataba ang mga kokote. Hindi ho kasama yung mga nakatuwad na kokote. Yung iba naman, mga pikon at saka yung mga walang magawa, kaya itong issue ng ABS-CBN nagiging national pastime o pambansang aliwan. Yay, bakit ho? Everybody is interested. Everybody has something to say about this issue. Ang issue ho ng ABS-CBN ay lumalabas ho para nagkakaroon ho tayo ng entertainment value. Nakatawag ho ng pansin sa nakakarami. May mga nagagalit na bubuisit. May mga naaawa. May mga kumbaga hindi makamove on. Tulad din ho ng showbiz, may mga bida at kontrabida, may mga kawawa o kinawawa. Abay, depende na ho kung anong papel ang gustong gampanan ng mga epal. Yung mga umeepal, may mga nakikisaw-saw naman na mema sasabi lang at mema katawag ng pansin. Tulad ng iba dyan na kilala niyo ho siguro kung ano-ano mga pinagsasabi. Well, respetuhin ho natin ang kalampananaw, hindi ho natin pinaglalaruan. Kaya ito hong sa Bitag Live, we do respect the opinion of others, but at the same time, we also examine kung ano ho yung ibang mga nakikita ho natin. Kaya kayo ho yung mga nanunood ho ngayon sa ibaing dagat, medyo lito after the weekend, nagkagulatan ho tayo ng palagitnaan ho ng Biyernes ng hapon, tsaka ho sinabi na hindi nabigyan ng prangkisa. Abay, yung iba, tandaan, mga boss, nananawagan, sabi ho ni VP Lenny, panawagan niya ho sa taong bayan. Tandaan ang mga pangalan daw ng 70 na mga kongresista na pumabor na hindi bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Pagsapit daw ng eleksyon, mga bossing, kayong mga butante, basura. At basura daw ang mga 70 congressmen na hindi pumabor na mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Kaya ho yan, public record naman ho yan. Pagsapit daw ng eleksyon, sinasabi, kayong mga butante, abay, ibasura daw ang mga 70 congressmen na hindi pumabor na mabigyan ng pangkisa. At ang tanging magagawa na lang daw, mga boss. May tunog, patayin muna yan para tuloy tayo, baka magalit sa atin. Ang tanging magagawa ay huwag silang paapakin ng Hall of Congress. Ayun hong panawagan ho ng iba, dahil sila daw ho'y nasa likod. Sila'y nasa likod ng suppression of press freedom. Pinagkaitan yung sinasabing ito'y mamalayang pamamahayag daw ang ginawa nitong mga 70 na kongresista. Ayan ho ang pananaw ng iba. Ako ho'y nagsasabi lang ho ng sentimiento ng mga nagagalit. Yung iba naman, wala silang imik. Yung iba naman, nakikinig lang. Yung iba naman, may masasabi at iba-iba hong emosyon. Using different emotions. Alam niyo naman ho tayo kasi mga boss sa buhay natin sa mundong ito, tayo'y natutuwa, nagagalit, malungkot, o di naman kaya, abay, ang lagay, ganun lang, abay, gagante. mga bossing, these are all the emotions na nakikita ho natin sa ibang mga kababayan ho natin, lalo-lalo na sa mga sumusuporta. Yung iba naman, parang,
Wala kaming pakialam, move on na tayo dyan. Bakit yan pang pinag-uusapan? Pero mga bossing, alam nyo, kung titingnan ho natin, seryosohin ho nating usapan ano, ngayong umaga. At ito naman ho'y sa pananaw ng ibang medyo balanse. Yung iba naman, maaring mali, maaring nag-iisip lang kung anong ka lang naiisip. Pero kung titingnan ho natin, ano, kung talagang pag-iisipan ho nitong mga nagmamay-aring mga Lopez, sayang ang panahon at malaking nalulugi sa kanila. In fact, nawawala sa kanila ay yung perang dapat pumasok. Gawa nga ho na wala silang prangkisa. At marami ho na wala ng trabaho. Kung magagaling talaga etong mga taga-pangasiwa ng ABS-CBN na magmamayari, yung kanilang mga economic and marketing strategies, mga bossing, if you only listen, if you will, eto hong sinasabi ng iba. Pwede silang gumawa ng hakbang, maghanap po ng ibang partner sa pamamagitan ng corporate restructuring at may lasat timplang merger o partnership. Ayun ho mga sinasabi ng ilan. Ako ho'y nakikinig lang, pero there's a sense to what they're saying. Kaya lang, depende na ho yan if they're willing to. Total, may infrastructure na ho, infrastruktura ang ABS. May mga building na ho yan, may mga gusali, may equipment, may teknolohiya, may mga tao, may mga artistang mapagmalaki, maiingay at malalaking ulo. Di gawin nilang selling proposition yung kanilang, sa kanilang business partner o di naman kaya kung sino yung pwedeng tumayo at pagkatapos ay prangkisa lang pala, kaysa naman mapunta pa sa iba, di magpartner na. Kaysa naman sayangin pampanahon, magpetition pa yan, pupunta pa ng Congress ng Korte Suprema, 6 million signature. Ganun lang naman ho ka practical ho ang masasabi ho ng iba kung kayo ho'y naniniwala. Ngayon, follow me here and then make your comment by posting it sa aming social media dito ho sa Bitag Live para mabasa ho natin at babasahin ho natin. Total, kung prangkisa naman ang pag-uusapan, kasalukuyan, wala hong prangkisa, so bakante ho yung 630 at saka yung Channel 2, eh, alangan ba naman, nakatenggal na lang yan dyan na wala hong mangyayari. Siyempre, kung kay magaling, the lesser pain, kung titingnan ho ng iba, kung magaling, abay, mas maganda na lang makipag-partner. Maghanap na lang ng ibang individual na wala na sa pangalan na mga Lopezes, kundi sa ibang mga taong individual na willing makipag-partner, na handang makipag-partner kung prangkisa ang pag-uusapan, dahil ang prangkisa ho ang mahalaga. Aanhin mo hong infrastruktura, aanhin mo ho yung sinasabing equipment, aanhin mo ho yung teknolohiya, aanhin mo ho lahat na mga nandyan na ready na tao at artistang na mga mayayabang at malalaking ulo, eh nandyan naman yan. Total, kung sino man ho siguro yung business partner nila, nag-iisip na lang, ito gusto ko, ito ayaw ko, ito ma-e-e-pal to, ito maingay. Depende na ho, alam nyo naman ho kasi. Then the world of sinasabing merger in a real corporate world na nangyayari ho sa Estados Unidos o dito sa Pilipinas, eh yun ang tanging paraan eh. Bakit mo pagpipilitan sa pangalan mo, Alexei Lopez, kung talagang hindi talaga pwedeng mabigyan kasi may issue ng citizenship at ibang mga bagay pa, kung ano man nakita ng Kongreso, na sinasabi ng Kongreso, respetuhin nyo ang desisyon na nakikita namin, kaya namin di binigyan, kasi may nakita kami mga batayan. At yung batayan na yun, whether you like it or not, nasa sa amin ang pagbigay ng prangkisa, dahil prangkisa ay karapatan, ay hindi karapatan, ay pribilehiyo. Hindi pwede lahat mabigyan niya dahil ang prangkisa may katumbas na sinasabing ito'y pananagutan, responsibilidad na dapat mong gampanan kapag hindi mo ginampanan yan after 25 years, ikay babalikan tulad ng nangyari sa ABS. Ngayon, nadikit ho yan sa mga Lopezes. Ngayon, kung ang Lopezes naman kasi, meron sila mga magagaling ho na legal minds at saka mga economic managers ho nila at saka kanilang mga think tank group, mag-iisip ho sila ngayon. Ano ba dapat gawin? Kawawa naman yung mga tao sa baba. Di ho ba? Ay, yung mga simple lang at walang mga bagay, walang kung talagang mahal nila yung mga tao nila. Kaya sinasabi, ibalik ang ABS-CBN, pwedeng ibalik yan, maghahanap kayo ng partner, maghahanap kayo ng ibang individual, maghahanap kayo ng ibang medyo pwedeng tumayo dyan pagkatapos hindi na pangalan Lopez, bagkus iba na lang. Sigurado ako mga boss, ha? Secret to.
tiyak mangingisay. Mangingisay sa umay itong mga Lopez kung si MVP ang pag-uusapan dyan. Kilala niyo siguro si MVP? Yung araw Channel 5. Todo laway tulo yan eh. Sigurado, hindi practical eh. Siyempre, makikita ng Kongreso. Ngayon, magagawan ho ngayon dyan. Kung magagaling ho talagang ABS-CBN na hindi naman natin sinasabi na tinuturuan natin. Bagkus ito yung mga sinasabi ng ibang mga negosyante, huwag nyo nang antayin, patagalin pa. Huwag nyo nang bigyan ng kalbaryo yung ibang mga empleyado riyan. Since natuto na rin siguro kayo, magbabayad na kayo ng buwis, hindi na kayo magagamit ng ganito, ganyan, garyan. Ganito, kung ano nakita ng Kongreso, yun ang sinasabing batayan na kung bakit hindi nabigyan ng pangkisa, natututo ho tayo. It's never a failure until we learn the mistake that we have committed. And I'm not trying to make a sermon dito, mga bossing. Ako po'y nagsasabi lamang ng katotohanan, in a strict business sense, I mean, we're talking about business, strictly business, nothing political. Pag ang politiko na hong pumasok dito, wala na hong mapapapatutunguhan dyan. Marami hong e-apple dyan. Dyan ho si Grace po nagsasabi, nagiging batayan na yan, magiging presidents, or ibig sabihin, yan ay mauuso na. Magiging pamantayan, panukat na, na kapag ikay palay na sa network, ganito palang mangyayari sa ginawa nila, yan ay pagiging yardstick, panukat, mauuso, magiging pamantayan, a standard. Wait a minute. Linawid ho natin, ano? Sino ho nagsasalita? Si Ben Tulfo sa Bitag Live. What we're talking here is that we're looking at the voices ng mga politiko ho. That's what Grace Paul is saying. Si, ano naman, si VP Lenny, ang sinasabi niya, abay, teka muna. Pag... the suppression of press freedom. Nakakatakot yan. Ma'am, tulad ng sinabi rin ng Palacio, tulad ng ako, I agree with Secretary Roque, hindi naman news ang pinaka-pangunahing negosyo ng ABS-CBN. Entertainment eh. Mabuti sana kung 24/7 tulad ng ito yung mga 24/7 in the US. Let's start. Tulad ng ano, ng ito yung Fox News. Well, CNN, Bloomberg, their business is not entertainment, but news, market analysis, economy, politics. Yun ho sinasabing news. Pero kung entertainment naman, kembot dito, kembot doon, mga shorts dito, bahaba-haba ng buhok, mga lahat-lahat na mga pauso dyan. Entertainment po yan. I do not believe na sinasabi ho nung iba dyan. Kaya ang sinasabi ho ni Secretary Roque, there is no chilling effect as ABS-CBN's full-time business is entertainment. There you go. Look at what the man says. I do not believe in the chilling effect of the franchise denial because, first of all, news is not ABS-CBN's full-time business, but entertainment. Hindi rin siya naniniwala na para iyan ay parang ay, nakakatakot na sa susunod. Mga franchise, mga prangkisa, up to renewal. Kasi daw, pagkakait, teka muna, balita ang pinag-uusapan, iba naman. So, in short, mga boss, that's not, you know, press freedom, suppression of press freedom, because entertainment is not about expression, it's to entertain. Ibang usapan na ho yan, negosyo na ho yan. Ngayon, telenovela, noontime show. siguro, tanong nyo kala Vice Ganda, malulungkot sila. O, probinsyano, yun. At yung ibang mga Apple dyan. Ngayon, pag-uusapan ho natin mga bossing. And look at this carefully. You know, in the real world business, siguro ayaw lang tingnan ng mga nagbabalita, ayaw tingnan ng ibang mga politiko kasi gusto na lang makasawsaw sa issue. Kasi sinabi ho ni Senator Pampilo Lacson, look at what the guy said. Sinabi niya, abay, yung daw hong pamantayang ginamit para ikay mabigyan ng sinasabing legislative franchise, pagbibigay franchises, decision ho ng Kongreso na kapag ikay tinanggihan, may unique case. Anong unique? Naiiba. Hindi pangkaraniwan.
ang nangyari sa ABS-CBN. Kaya kung anong nakita ng ating mga kongresista, sa kanila, konsensya nila yon. Pero kung ang konsensya ng taong bayan isang ayon dyan, eh meron naman balota ang susunod na eleksyon. Ang pamantayan ho, para bigyan kayo ng legislative franchise o franchises, eh ito ho'y, kumbaga, hindi ho magbabago. Eh, doon sa desisyon ng sinasabing mga 70 congressmen na sa paniwala nila, sila ay bumoto sa kanilang konsensya na huwag mabigyan ng ABS-CBN ang application ng fresh franchise. Unique. Bakit unique? Abay, teka muna. Iba ho yung sitwasyon ng ABS. Hindi ho pwedeng ihalin tulad sa ibang malalaking network na pag nag-expire ho yung franchise na pwedeng sabihin, baka mapareho tayo sa ABS, eh, hindi pwedeng sabihin niya ng GMA, hindi pwedeng sabihin ng TV5, hindi pwedeng sabihin ng ibang mga estasyon na maliit o malaki na pagbibigay ng prangkisa ay karapatan, ay hindi karapatan, pribilehiyo yan. Meron mga pananagutan, pamantayan na ikay susunod at responsibilidad. Kapag nilabag mo yan at na yan ay naging malaking issue sa tagal ng panahon, may balik yan. Choice and consequence ang ibig sabihin yan, mga bossing. Nagle-lecture ho ba ako? Hindi. Siguro ho kasi walang ibang sa media magsasalita ang kaparehong ginagawa ho natin dito sa Bitag Live. If you're watching us, if you're listening to us, you can agree or you can disagree with me. Or you can say, hogwash! Nagmamagaling ka, Ben Tulfo. Whoa. This is my primary business. This is my primary job. This is beyond the job, profession. It's my way of life to tell you, pwede hong gumawang hakbang yung sinasabi ni Lacson. May pag-asa pa. Mensaheng may pag-asa. Kung sakaling ikay pumalpak at kumbaga sawi ngayon, meron ka pa naman bukas para bumangon. Simpleng ganun lang eh. Simple lang yan eh. Huwag natin kumbaga, hurt. Totoo naman sigurado. Alam nyo kasi ako mga bossing. Hello. Let me speak. This is pinalawak na ho natin. Naaawa po ako doon sa ibang mga nagtatrabaho lang. Wala naman silang kinalaman. Sila yung kuminsan, feeling nila parang naagrabyado sila sa tagal ng panahon. Tinanggap na nila yung sinasabing kalakaran. Kung ano man yung kalakaran na pabor doon sa mga nangangasiwa, pikit na lang sila tanggapin kasi wala naman silang choice eh. Kaya kung sakaling ganun ang nangyari sa kanila, maaring pwedeng baguhin na ngayon yung sistema na yan. Yung the culture within the institution that you fail to take care of your people, somebody else will. Isa kami sa mga tinatakbuhan na mga empleyado sa kabila. Ay, hindi ko nababanggitin ang pangalan kasi wala na sila. Ano ho yung mga gripes nila? Abay, manjan ho mga cameraman yan, dan yung mga technician yan, dan yung iba. Bakit sa akin tumatakbo? Kaya ho ako tinatakbuhan kasi nakikita ko ho yung mga bagay na hindi ho ako pwede magsalita kasi unethical ho sa akin, pero gagawa ho ako ng paraan. So, mga bagay na ako, pati nga ako minsan yung mga hindi nababayaran ng mga entertainers. Simple lang ho yun eh. Mga maliliit na mga empleyadong ginancho na hindi sila mayayabang at hindi malalaking ulo tulad ng mga artista. Once upon a time, you were out there in your high horse and now, you never know the meaning of pleasure until you know the meaning of pain. Pain comes first and then you understand the pleasure. Then you cherish pleasure. The next time, you're not going to take advantage of your people. You're going to love your people. You're going to care for your people. And so everybody happy, but use them and say, silang mawawalan, wag natin silang gamitin. Totoo, silang mahihirapan. Hindi nila kasalanan, wala naman silang choice. So ganito lang siguro magagawa ho ng magmamayari. Kung magagaling ho, etong mga think tank group ng malaking network na yan, kung magagaling kala mga economic managers, kung magagaling kala mga marketing, sub-guru, total magaling naman kayo when it comes to product concepts and ideas. I can smell you guys. I mean, you're good when it comes to concept, products, ideas. Look at what they have done. Ano bang ibig sabihin niya? They're good. No questions about that. Yun lang naman ah. Concept, ideas, that makes into service and products. Corporation na ho itong pinag-uusap, magaling hong ABS-CBN. Saan ho nagkulang? Nakalimot ata doon sa responsibilidad at pananagutan nila. Ngayon, hindi pa ho huli yan.
may pag-asa pa rin ho eh. Ako'y naniniwala may pag-asa. Huwag natin sayangan panahon na tayo iiyak na para mga batang inagawa ng lollipop. Bagkus, learn from it by how? Ako'y nagsasabi, ano? Sabi nga na aking barbero sa telepono si Mang Igme. Nang asaway si Aling Pukring, ang kala mga anak na sa lukuy na ka-lockdown, si Titing at saka si Cookie. Ano ho ang sinasabi nila? Sinasabi nila, sir, totoo ba yung eleksyon na tinatanong ako ng si, ano, si Po Kiko, na si Grace Po and si Kiko? Sabi ko, hindi totoo yun, mga gawa-gawa lang yun. Sir, sabi, anyways, bumalik ho sila nun sa sinasabing sitwasyon. Pwede ho ba? Pwede ba? Ito yung mga tinatanong, pwede ba? Simpleng barbero lang. Pwede ho ba? May pag lahat naman ho ng mga bagay, pwedeng gawa ng paraan eh. Erong gagawin, maghanap ka ng partner. Huwag na sa pangalan mo, pero joint kayo, joint venture kayo. It could be done. Kaysa naman mawalan ka ng bilyong-bilyong piso, di gawan mo na ng paraan. Anong paraan ang pwede mong gawin? Well, you can restructure. You can look for, you know, I'm sure na may mga emisaryo ngayon yan na mabigyan ng prangkisa kung sino man yung may pangalan na medyo babango, partner, and then into merger, and then sanib pwersa, kakalimutan na yung nakaraan at tungo sa pagbabago. Simple lang naman ho mga boss eh. Di na ho natin dapat pag, di na dapat siguro natin pag-uusapan pa na mahaba-haba yan. Kasi nagiging political issue, this is all about business. Kung titingnan ho natin, kahit ho yung sinasabi mga AUV Express prangkisa, mga taxi prangkisa ho yan. Yung mga prangkisang simpleng prangkisa, privado ho yan. That's yung mga prangkisang pinagkakaloob ng pamahalaan, conveyance, or mga network franchise. That's a privilege. It's never a right. Do not play with the privilege if it's given you, because it comes with responsibility and accountability. May pananagutan at responsibilidad. Pag nakalimot ho tayo, sa tagal ng panahon, aapaw-apaw yan, at pag dumami na yan, may panahon na singilan. Hindi ba? The days of accounting, kahit na sa Biblia. Kung ano mga nagawa mo, eh, bagay na kumbaga susukatin at titimbangin. Kung ikay ba na langit o na impyerno, doon sa gawain mo, doon ka mahuhusgahan. Kaya yung prangkisa mga bossing, pinagkakaloob ho yan. Bilang pribilehyo, hindi karapatan. At hindi ho kahit, pwede naman ho, marami, pwedeng Uy, pwedeng MVP, pwede ho kung sino, Talpulano, Estas, wag lang si Judas o si Barabas at Satanas, ibang usapan na yun. Marami ho mga billion, marami ho pwede mga kapag-partner Pilipino para doon ho sa mga kababayan nating nag-aantay ngayon. Nakakaawa ho sila. Pero kung magaling ho, kung talagang mahal ho ng mga magmamayari, yung kanilang empleyado, like a king into your kingdom, you look at the people below you. And the king must have to sacrifice. That's the message.